dapat po nating pasalamatan ni former President Ferdinand Marcos Sr. Kung hindi dahil sa kanya, baka po tayo'y nasakop na ng grupong ito. Ngayon, ang tanong, dahil ba sa pagpanaw nito ni Joma Season, eh matatapos na po ba ang problema ng ating gobyerno laban po sa kanilang grupo? Ito po ang kasagutan dyan, mga Lodi. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Pagpasensya nyo na po ang boses ko, pero mas importante po itong ibabalita ko po sa inyo mga Lodi. Sabi po ng balita, pumanaw na daw po si Joma Season mga Lods, at ito po'y kinumpirma ng kanyang kasamahan. Sabi po ng Inquirer.net, Jose Maria Season, founder of the Communist Party of the Philippines, has died at 83 years old according to the post from the CPP's news organ. He passed away 8:40 p.m. on Friday night, kagabi po yan mga Lods, after 2 weeks of confinement in the hospital. Yan po ay balita galing po kay Jean mga Luz ng Inquirer.net mga Lodi. Ito po ang ating mainit na tatalakayin. At bago po natin simulan to mga Lods, pakinggan po muna natin ang dati pong sumapi sa kanila na si Juan Ponce Enrile, kasi medyo madiin po itong mensahe niya . At kung nagtatanong po kayo mga Lodi kung katapusan na po ba ng hukbo ni Joma Season, alamin nyo po sa video ito, tapusin nyo po itong video na to. Magugulat po kayo mga Lods sa mensahe po ng grupo po ni Joma Season. Panoorin po muna natin ang mensahe ni Juan Ponce Enrile. Ito na po. May he rest in peace. May the Lord forgive him for all the people that died because of him. Pakinggan nyo ha. You know, there is an end to everyone. Marx died, Engels died, Bonarati, Babeuf, and others died. Lenin, Trotsky, Stalin, and all the big names of the communist world died. Hitler died, even the most powerful emperor, Octavius, Caesar, Marcus Aurelius, and so forth and so on, died. No one is immune from death. Wala daw pong nakakaligtas sa kamatayan, mga Lodi. Tama nga naman po si Juan Ponce Enrile. So, it's no surprise that Season, with all the havoc that he had done to this country, has to contend with mortality. He died. In spite of the fact that I did battle with him as Secretary of National Defense, I pray for his peaceful death, and may God forgive him. Ayan po, sana daw po mapatawad po siya sa mga ginawa po niyang kasalanan dito po sa ating bansa. Yan po ang sabi po ni Juan Ponce Enrile, ang dati po nilang naging kaanib nung pagpapatalsik po kay former President Ferdinand Marcos Sr. At dito naman po nararamdaman ko ang pagsisisi po ni Juan Ponce Enrile mga Lodi. No? Tinatanggap po natin ang kanyang pagsasabi ng totoo mga Lodi. At dito nga mga Lodi, at nagbigay din po ng mensahe si Vice President Sara Duterte dito po nga sa nabalitaan po pagpanaw ni Joma Season. Sabi po niya sa kanyang post, sa kanyang Facebook page na Inday Sara Duterte, statement by Vice President Sara Z. Duterte on the death of Jose Maria Season, may God have mercy on his soul. Yan po ang kanyang mensahe. At ako po talaga sumasaludo kay VP Sara, no? Hindi po natin nababahiran ang politika, kung ano man po ang naging problema na ginawa ni Joma Season sa ating bansa, lalong-lalo na po na ginawa po sa kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Ako naman din po ay gusto ko na rin po mamayapa na siya. Kaso mga Lodi, dito nga po sa mensaheng iniwan po ng kanyang kasamahan, magugulat ka po talaga. Akala po natin etong pagpanaw po ni Joma Season, ito na po yung katapusan ng CPP-NPA na binuo po ni Joma. Siya po ang founder nito mga Lodi. Siya po ang dahilan kung ba't po nagkaagulo ang ating gobyerno at sa kanilang kampo po mga Lodi. Kung bakit po merong barilan, may patayan po. Panoorin nyo po ang galing po sa GMA News and Public Affairs. Parang tribute po nila ito Nakakatawa po no, may tribute po sila para po sa pumanaw na si Joma Season. Panoorin nyo po at dito nyo po malalaman kung katapusan na nga po ba ng grupo ni Joma o hindi pa po. Panoorin po natin. Ito ba mga Lods na nag-self-exile sa Netherlands si Joma Season?
Ako parang hindi po yan eh. Nagtago po siya dyan sa tingin ko lang, mga lods ha. Pero sa tribute ng GMA, mga lods, eh, iba po yung nandito sa kanilang statement, oh. Bakit po gano'n, no? Napaka-bias po, no? Nung pagpanaw po ni former President Ferdinand Marcos Sr., eh, iba po yung ginawa po nila. Wala pong gantong pa-tribute. May tugtog pa na talagang napakalungkot naman po pagpanaw po ng leader po ng CPP-NPA-NDF, mga lods, si Joe Masiso, no? Dito po mararamdaman yun na napaka-bias po talaga. Pagkakaiba po ng pagpanaw ni former President Ferdinand Marcos Sr. at saka pagpanaw po ni Joe Masiso. Ramdam na ramdam po natin ang pagkabayas dahil nung pumanaw po si former President Ferdinand Marcos Sr., imbis na kaawaan nyo, bigyan nyo po ng magandang mensahe dahil sa pagiging mabuti niyang pangulo ng ating bansa, eh meron pa po na palaman. Siya po'y naging leader na diktador ng ating bansa at naging corrupt, naging magnanakaw, ganyan-ganyan. At hindi pa po pinalibing sa libingan ng bayani nung panahon po na yun, mga lodi ah. Iba po talaga ang dating anong tribute po nila kay Joma kumpara po kay former President Ferdinand Marcos Sr. Kaya tatanggalin na po natin yung sounds na ginamit po nila dito. Kasi baka maawa po kayo ng lubusan eh sa ginamit po nilang sounds. Basahin nyo na lang po ang mensahe dyan sa baba na nilagay po ng GMA News and Public Affairs Digital para malaman nyo kung ano po talaga ang nilalaman nito. Kinumpirma ang pagpanaw ni Season ng Chief Information Officer ng CPP na si Marco Balbuena. Sabi po dito, Prof. Jose Maria Season, Founding Chair of the Communist Party of the Philippines, passed away at around 8:40 p.m. Philippine time after 2 weeks of confinement in the hospital. Yun nga po yung kanina sinabi. At kinumpirma naman po yan ni Marco Balbuena, CIO ng CPP-NPA, mga lods, Chief Information Officer. Dagdag pa, the Filipino proletariat and toiling people grieve the death of their teacher and guiding light. Anak na tinapay naman, mga lodi, no? Nagluluksa ang kanilang grupo. Yan po yung anak pawis sa pagkawala po ng kanilang teacher o guro na siya po yung naging liwanag sa kanilang hukbo. Yan po ang kanyang mensahe ni Marco Balbuena. Si Joma Season ay isang aktivista at itinatag niya ang makaliwang grupo na CPP noong December 1968. Mahigit 5 dekada nang naghihimagsik ang kanilang grupo. Pero hindi pa rin po sila nagwawagi laban sa gobyerno. Kasama rin po nila na ikipaglaban ang New People's Army o ang NPA, mga lods, at ang National Democratic Front of the Philippines o ang NDFP. Ngayon, ang tanong, dahil ba sa pagpanaw nito ni Joma Season, yung mga nabanggit po nating mga hukbo, eh matatapos na po ba ang problema ng ating gobyerno laban po sa kanilang grupo? Ito po ang kasagutan dyan, mga lodi. Dahil po sa mensahe rin po ng kanyang CIO na si Balbuena, posible raw po nilang ituloy itong laban na sinimulan po ng kanilang founder na si Joma Season. Galing po ito kay Marco Balbuena. The entire Communist Party of the Philippines gives the highest possible tribute to its founding chairman, great Marxist-Leninist, pioneer thinker, patriot, internationalist, and revolutionary leader. Even as we mourn, we vow to continue to give all our strength and determination to carry the revolution. Ito ang sinasabi ko sa inyo, mga lodi. Itutuloy po nila kung ano man pong nasibulan ni Joma Season. Galing po yan kay Marco Balbuena, CIO, CPP, or Chief Information Officer ng CPP, mga lodi. Sabi pa niya dito, forward guided by the memory and teaching of the people's beloved sa Joma. Nakakalungkot naman. Kumpirmado, itutuloy pa rin po nila ang laban sa gobyerno. Akala po natin katapusan na po ng lahat ng paghihirap natin laban po sa grupo ni Joma dahil nga po sila po sa tingin natin ang nagpahirap ng ating bansa dahil puro po sila bakbakan, paghihimagsik sa ating pamahalaan, konting problema ng pamahalaan ng gobyerno, irereklamo, dadaan sa gera o sa barilan. At marami po tayong mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na pa mga opisyal ng gobyerno, ang nawawalan ng buhay dahil po sa kanilang pakikipaglaban, mga lodi. So tuloy pa rin po pala ang pagre-recruit nila dito sa kanilang grupo dahil nga po ayon po sa kanilang CIO na si Marco Balbuena, mga lodi, kung ano man po nasimulan itong kanilang guro na si Kajoma, ay hindi po nila ito hahayaang matapos ang kanilang pinaglalaban. Pinaglalaban na wala po talagang katapusan dahil sila lang po ang maikinabang.
Kaya po kung mapapansin nyo mga Lodi, hanggang ngayon po itong mga nakikita nyo sa larawan, yan si Raul Manuel, Sara Ilago, yung Makabayan Black, sila po ay hindi matatapos kontra kung ano man po ang nangyayari sa ating pamahalaan. Kaya mga Lodi, dapat po nating pasalamatan si former President Ferdinand Marcos Sr. Kung hindi dahil sa kanya, baka po tayo'y nasakop na ng grupong ito. Alam naman po natin, wala po talagang pag-asenso kapag ang grupo po ng mga komunista ang nagwagi laban po sa gobyerno. Kayo po ang bahala mag-research sa mga bansa pong ang namamahala ay Communist Party po mga Lodi. Kung ano pong estado ng kanilang buhay, kung gaano po ba sila kahirap ngayon. Para po sa mga hindi nakakaalam dyan, lalong-lalo na po sa mga nare-recruit po nila, ayo po, mag-research po kayo bago po niyo sabihin, tama po yung ginagawa ng grupo po nila, Joma. Tama na po, please lang. Tapos na po ang laban ng inyong leader. Tapusin na po natin to. Kailangan na po natin ng tunay na pagbabago at ituloy po natin ang pag-usbong ng bansang Pilipinas. Lugmok na lugmok po tayo sa utang. Hindi po kayo ang magiging susi ng pag-asenso ng ating bansa. Pagkakaisa po ang kailangan nito para po mabuo po natin yung kaunlaran. Sana po nagustuhan niyo po ang binahagi ko pong video sa inyo at abangan po natin ang mga susunod na mangyayari sa ating bansa. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace. Rest and peace, Joma season.